At ayan, so magandang araw na naman, isa na naman pong tutorial. So sa ngayon naman ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-inquire or paano natin malalaman kung available na ang ating plate numbers LTO, plate number ng ating mga sasakyan. So ito ay sa pamamagitan ng pagta-type, punta kayo sa inyong browser, type nyo yung www.lto.net.ph. Tapos, kung ang inyong sasakyan ay hulugan, double check nyo po. Pag nakita nyo na available na dito, double check nyo dun sa ano, dun sa dealer nyo. Pero kung yun ay cash at ikaw ang nagparehistro, punta nyo na po sa branch ng LTO. So yan, lumabas na po ang homepage ng LTO. So makikita natin dito may mga ino-offer siya na services. Kasama dyan yung online na reservation or online appointment ng pagpaparehistro or pagkuha ng lisensya. So, ayan. Ang ating gagawin, ihanda nyo ang iyong ORCR or ang iyong CR na lang kasi hihingiin ang MV file number. Yung MV file number na 15 numbers. So, kailangan ihanda nyo yun. Dahil hihingiin niya yun. So, yan. Ito yung sinasabi ko na LTO online pass. Dito tayo sa Motor Vehicle 7. So, yan. Ang iyong ano ay makikita nyo dyan, ang inyong MV file number ay makikita nyo dyan sa inyong ORCR. So, dito itatype natin ang ating MV file number. Tapos, once na-clinic natin yan, na ilagay na natin lahat, kompletuhin nyo po. Di ba may space yan? Huwag nyo nang ilagay yung space. Yung 1303 space. Huwag nyo na pong lagay ng space. Kompletuhin nyo na lang po yung 15 numbers. Tapos, click nyo po yung submit. Pagka na ilagay nyo na yung 15 numbers. So, double check nyo. Baka magkamali kayo ng numbers. Ayan. Then, submit. Click mo yung submit. Tapos, ayan, lalabas na kung available. So, ang masaklap, your MV license plate with ganitong number is not yet available. So, ganun lang siya. Kadali mag-inquire sa LTO. Hindi mo na kailangan pumunta. Ganyan lang siya kadali mag-inquire. Kung available na ang iyong plate number. So, yung motor ko kasi is 2018 pa. Hanggang ngayon, hindi pa available. Ay, buti nga, ina-allowed na ang MV file. So, yun lang. Salamat.